at Gorman. Alam niyo ba ang kahulugan at kaibahan ng mga salitang ito? Kapag ikaw ay eksperto sa pagkain at inumin, ang tawag sa iyo ay gourmet. Kapag ikaw naman ay matakaw kumain, ang tawag sa iyo ay gourmand. Magbabalik naman tayo ngayon sa ating makabuluhang talakayan. At ang ating paksa na tatalakayin ay ang paggamit ng mga salitang pahirin at pahiran, may at mayroon. Kasama na rito ang English translation ng mga pangungusap na aking ipapakita. Hello sa inyong lahat! Halina't ating pag-aralan ang tamang gamit ng mga salitang ito. Pero bago iyon ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell. Welcome sa aking channel! Ngayon ay ating pag-aralan ang wastong gamit ng mga salitang pahirin at pahiran, may at mayroon. Ang una nating pag-aralan ay ang tamang gamit ng salitang pahirin. Kailan nga ba ginagamit ang salitang pahirin? Ang pahirin ay nangangahulugan ng pag-alis o pagpawi ng isang bagay. Halimbawa, pahirin mo ang pawis sa iyong noo. Kapag ginawa mo ito, pahirin ang dapat gamitin dahil nangangahulugan itong inaalis mo ang isang bagay at yun ay ang pawis. Tumbasan natin ito sa English. Wipe the sweat on your forehead. Ang pahirin ay nangangahulugan sa English na wipe. Sa panghalimbawa, pahirin mo ang dumi sa iyong mukha. Halimbawa, kapag ginawa mo ito, dahil may dumi sa iyong mukha, pahirin ang dapat gamitin. Masan natin sa English ang pangungusap. Wipe the dirt on your face. Sa kaparehong pangungusap ay wipe ang katumbas ng pahirin sa wikang English. Ano naman ang gamit ng pahiran? Ang pahiran ay nangangahulugan ng paglalagay ng isang bagay. Ganito yun. Pahiran mo ng lotion ang iyong balat. Mali kung gamitin ang salitang pahirin. Pahiran ang tamang gamitin dahil maglalagay ka ng lotion. Tumbasan natin ang pangungusap na ito sa English. Put a lotion on your skin. Ibig sabihin, ang pahiran ay may katumbas sa English na put, hindi wipe. Sa panghalimbawa, pahiran mo ng langis ang mga paa ng iyong ina. Sa English ay ganito yon. Put an oil on your mother's feet. Sa parehong pangungusap, ang pahiran ay may katumbas na put. So, lagi niyong tandaan na kapag kayo ay may aalising bagay, pahirin ang tamang gamitin. Subalit, kapag kayo ay may ilalagay na bagay, pahiran ang dapat gamitin. Ang patuloy sa paksang aking tatalakayin ay shoutout muna sa mga taong sumusuporta sa aking channel kahit 69 pa lamang aking subscribers. Sa lahat-lahat ng aking mga subscribers at sa mga hindi pa nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Una ay shoutout kay Mama Angela Pitos, ang katrabaho, sa pagsuporta nito noong una pa lamang sa aking channel. Shoutout sa iyo, Mama Angela Pitos, kay Sir Rio Coral, at sa lahat ng co-teachers ko na sumusuporta sa aking pagbablog. Shoutout din kay Sir Ricky Gabrito. Shoutout kay Elpidio Cambe o John Mark Balatukan. Shoutout din kay Lian Reyes. Shoutout kay Isabel Lay Calves. Shoutout to B-Dog of Florida. Hello there, B-Dog of Florida. Shoutout kay Lydia Pua. Hello, sis. Shoutout kay Nars Mira Vlogs. Shoutout kay Food Fusion Around the World. Hello, bro. Shoutout kay MP Babiri. Shoutout kay TTRN TV o Nino Carbona. Shoutout kay Marchie Vlog. Shoutout din kay Josh. Shoutout kay BigMat08. Shoutout kay Lady Dreamer. Shoutout kay sa Tribe of Mentors. Shoutout kay Hazel Carmen. Shoutout din sa The Chef Vlog. Shoutout sa ABK Build and Craft. Kay Editha Kalasang. Kay Bambang Dozer. Kay Irene Channel. Kay Kusina ni Manang Ko. Shoutout kay Chris and Ross Vlog. Shoutout kay Jonap TV. Shoutout din kay Nati Remigio. Shoutout din kay Mercy Asbel Vlog. Shoutout kay Jonami Flordelis. Shoutout kay Camperempo Bezdrozak. Hindi ko alam paano i-pronounce. Shoutout kay Maribel A.
Shout out kay Samsudin Diaz. Shout out kay Bioy Ajijul. Hindi ko alam kung tama bang pag-pronounce ko. Shout out kay J. Rose Almendras. Shout out kay Nini ASMR. Shout out kay Andy Bravura. Shout out kay Gina Kimson. Shout out sa Daddy's Home. Shout out sa Kasandugo Official. Sa susunod kong video ay magsa-shout out ako ulit sa mga hindi ko pa na-shout out. Maraming salamat sa inyong suporta. Samantala, pag-aralan naman natin ngayon ang wastong gamit ng mga salitang may at mayroon. Unang-una ay pag-aralan natin ang gamit ng may. Ginagamit ang may kapag sinusundan ito ng pangalan o noun. Ano nga ba ang pangalan o noun? Ito ay ngalan ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari at iba pa. Halimbawa, ang ngiti ay may ligayang dulot sa pinagbibigyan nito. Salitang sumunod sa may na ligaya ay isang pangalan. Kaya may ang dapat gamitin at hindi mayroon. Masan natin ito sa English. Smile can give happiness to whom it is shown. Tandaan natin, sa pagta-translate ng wikang Filipino papuntang English ay hindi dapat word-for-word translation. Ang diwa ang ating isasalin. Isa pang halimbawa, may virus na kumakalat sa buong mundo ngayon. Ang virus ay isang pangalan o noun, kaya may ang ginamit sa pangungusap. Tumbasan natin ito sa English. There's a virus that spreads in the whole world nowadays. Sa pangalimbawa sa gamit ng may. Habang may buhay ay may pag-asang mawawala din ang COVID-19. Ang mga salitang buhay at pag-asa ay pangalan o noun, kaya may ang ginamit. Sa natin ang pangungusap sa English. While there is life, there is hope to get rid of COVID-19. Ikalawang gamit ng may. Ginagamit ang may kapag sinusundan ng pandiwa o verb. Ano nga ulit ang pandiwa? Ang pandiwa ay tumutukoy sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, may pupuntahan ka ba mamaya? Pandiwa ang pupuntahan, kaya may ang tamang gamitin. Basa natin ang pangungusap sa English. Would you go somewhere later? Ang may sa pangungusap ay naging would pagdating sa English language. O maaari rin nating sabihin, are you going somewhere later? Isa pang halimbawa, may gagawin pa ako, kaya ako ay uuwi muna. Diwa ang gagawin, kaya may ang ginamit sa pangungusap. Tumbasan natin sa English. I have to do something, so I have to go home. Ang may sa pangungusap ay naging have sa English. Sa pangalimbawa, may nabundol sa kalye kanina. Pandiwa rin ang nabundol, kaya may ang ginamit. I-translate natin sa English ang pangungusap. Somebody's hit in the street earlier. Ikatlong gamit ng may. Ginagamit ang may kapag sinusundan ito ng panguri. Ano nga ba ang panguri? Ang panguri ay tumutukoy sa mga salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Ito ay nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Halimbawa, siya ay may mahabang buhok. Ang mahaba ay isang panguri at inilalarawan nito ang pangalan na buhok. Kaya may ang ginamit sa pangungusap. Tumbasan natin sa English ang pangungusap. She has a long hair. Ang may ay naging has sa English dahil isa lamang ang tinutukoy. May bagong laruan ang bata. Bago ay isang panguri. Kaya may ang ginamit sa pangungusap. I-translate natin sa English ang pangungusap. The child has a new toy. Has pa rin ang katumbas na sa English ng salitang may. Ikatlong halimbawa, ang matalik na magkakaibigan ay may magandang plano sa hinaharap. Tumbasan natin ito sa English. The best friends have a good plan for their future. Ang may ay naging have dahil nga maramihan ang tinutukoy sa pangungusap. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pag-translate sa English, ang may ay mag-iiba depende sa gamit nito sa pangungusap. Kaya mapapansin nyo naging has ito sa English, naging have, at may iba itong katumbas. Ika-apat na gamit ng may. Ang may ay ginagamit kapag sinusundan ng panghalip na panao sa kaukulang paari.
Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang panghalip ay tumutukoy sa tao at nagsasaad ng pagmamay-ari na isang bagay. Kaya kapag ito ay ginamit sa pangungusap, may ang nararapat gamitin at hindi mayroon. Halimbawa, bawat tao ay may kanya-kanyang problema sa buhay. Ang kanya-kanya ay isang panghalip na panao dahil ito ay tumutukoy sa tao at nagsasaad din ito ng pagmamay-ari ng isang bagay at yun ay ang problema. Kaya tamang gamitin ang may. Tumbasan natin ang pangungusap sa English. Each person has a problem in life. Ang may sa pangungusap ay naging has. Ikalawang halimbawa, ang mga anak ni Aling Maria ay may kani-kanila ng kabuhayan. Ang kani-kanila ay isang panghalip na panao dahil tumutukoy ito sa mga tao at nagsasaad din ito ng pagmamay-ari. Kaya may ang dapat gamitin sa pangungusap. Tumbasan natin sa English ang pangungusap. The children of Aling Maria have their own livelihood. O maaari nating sabihin, the children of Aling Maria have their own jobs. Have ang katumbas ng may sa pangungusap. Ikatlong halimbawa, masayang ipinagdiriwang ang pista doon sa may amin. Ang amin ay isang panghalip na panao na nagsasaad ng pagmamay-ari. Kaya may ang tamang gamitin sa pangungusap. I-translate natin sa English ang pangungusap. We happily celebrate the feast in our place. Kung mapapansin nyo, ang sa may amin ay naging in our place. Ano naman ang tamang gamit ng mayroon? Ang unang gamit nito ay, ang mayroon ay ginagamit kapag may napapasingit na kataga sa salitang sinusundan nito. Halimbawa, mayroon pa bang natitirang ulam? Ang pa ay isang katagang nakasingit sa pangungusap, kaya mayroon ang tamang gamitin. Tumbasan natin sa English ang pangungusap. Is there a viand left? Mapansin na ang mayroon ay naging is there. Hindi have, hindi rin has. Ikalawang halimbawa. Mayroon po kaming isusumbong sa inyo. Ang po ay isang katagang napasingit sa pangungusap, kaya mayroon ang tamang gamitin. Tumbasan natin sa English ang pangungusap. We have something to tell you. Dito sa pangungusap ay ginamit na ang have sa translation nito sa English. Ikatlong halimbawa, si May ay mayroon ding magagandang katangian tulad ni Lynn. Ang ding ay isang katagang napasingit, kaya mayroon ang tamang gamitin sa pangungusap. I-translate natin sa English ang pangungusap. Like Lynn, May has good qualities also. Has ang katumbas ng mayroon sa wikang English. Kalawang gamit ng mayroon. Ang mayroon ay ginagamit na panagot sa tanong. Halimbawa, may pasok ba tayo ngayon? Mayroon. Maling kung sabihin mong may. Siyempre, ang sasagot mo ay mayroon. Isa natin sa English ang pangungusap. Do we have a class today? Yes, we do. Iba na ang katumbas ng mayroon sa wikang English. Ikalawang halimbawa, may maasahan ba akong tulong sa kanya? Mayroon naman. Tumbasan natin sa wikang English. Can I expect help coming from him? Yes, you can. So, anong napapansin nyo sa dalawang pangungusap? Parehong nag-iba ang katumbas ng mayroon sa salitang English. Katlong halimbawa, may takdang aralin ka ba? Mayroon po. Papansin nyo siguro na pangit naman kung isagot natin sa mga tanong na yun ang may. Nararapat lamang na kung may yes or no question sa atin sa wikang Filipino, ay mayroon ang ating isasagot. Tumbasan natin sa English ang ikatlong halimbawa na aking ibigay. Do you have an assignment? Yes, I do. Ikatlong gamit ng mayroon. Ang mayroon ay ginagamit kung nangangahulugan ng pagka may kaya sa buhay. Na ibig sabihin, ginagamit ang mayroon sa pangungusap kapag nangangahulugang mayaman ang isang tao. Halimbawa, ang mga Ordonya ang mayroon sa bayan ng Dolores. Sinasabi ng pangungusap na mayaman ang mga Ordonya, kaya mayroon ang ginamit sa pangungusap. Tumbasan natin ito sa English. The Ordonya family is rich in the municipality of Dolores. Dalawang halimbawa. Si Jason ay nagpapanggap na mayroon sa kanilang lalawigan. Nasaad ang pangungusap na si Jason ay nagpapanggap na mayaman, kaya mayroon ang ginamit. Translate natin sa English ang pangungusap. Jason is pretending to be rich in their province. Ikatlong halimbawa. Iniiwasan kong makibarkada sa mga mayroon sa aming paaralan dahil ako'y isang mahirap lamang. Nagsasaad ang pangungusap na umiiwas ang nagsasalita sa mga mayayaman sa kanilang paaralan dahil mahirap lamang siya. Kaya mayroon ang ginamit. I-translate natin ito sa English.
I avoid befriending the rich in our school because I am poor. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Subukin natin ang inyong kalaman sa aking paksang tinalakay. Ilagay niyo sa comment section ng aking video ang inyong sagot at aking isa shoutout sa susunod kong video. Una, lagi na lang may mayroong brownout sa ating bayan. Ikalawa, may mayroon daw tayong outreach program. Ikatlo, pahiran mo ang dugo sa iyong ilong. Ikaapat, pahiran mo ng mantikilya ang tinapay. Ikalima, siya ang may mayroon sa kanilang magkakapatid. Ikaanim, kayo ay may mayroong dadaluhang pagtitipon. Kapito, pahiran mo ang alikabok sa bintana. Kawalo, may mayroon kanabang kasintahan. Ikasyam, silis ay may mayroong magandang kutis. Ikasampu, sila ay may mayroong kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Sa muli, suportahan niyo ang aking channel sa pamamagitan ng panonood ng aking video at pag-subscribe na rin. Somebody once told me the world is gonna roll.